mga puso, this morning atong makauban ang duha ka mo representa sa Pilipinas sa Petroball World Championship 2021 nga sina Prince Panes ug Gwen Ricoco. Maayong buta Gwen and Prince, and congratulations of course to you and your team. Kamusta na kayo ngayon? Okay naman po. Actually, medyo happy po at same time nga po. Medyo busy po kasi nga for preparation po for sa next po na stage po ng competition. Nai-excite po at the same time kinakabahan kasi po as days pass by dapat mas nag-strive po kami sa pag-review. Kwentuhan niyo naman kami about this competition na sinalihan ninyo na Petroball World Championship 2021. Isa po siyang event ng mga Society of Petroleum Engineers, and then lahat po pwedeng sumali, mga students, mga nag-aaral sa graduate school basta po related yung course sa Petroleum Engineering. And then ayun po, ano po siya, annual event po siya, competition. And then Asia Pacific po yung last level ng competition na sinalihan namin. Yun po, nakapasok po kami sa top 4, nasa third place po kami, kaya po na-qualify kami for World Championship. Of course, in preparation for this competition, ano ang ginawa niyo naman at ng team ninyo? Yung pag-review po kasi namin, through online po, since hindi po kami magkakasama, may mga taga Palawan, may taga Mindanao, kaya po, pero despite that, gala na po may mga blackouts, internet connection problems, ano po siya, talagang sinikap po namin na makapag-synchronous study sessions tuwing gabi, and then naglalaan po kami talaga ng certain time, tapos yung paghahati-hati ng mga fields na i-review namin is, ano, ginawa namin siya ng strategy. Alam namin na hindi madali itong tinahak ninyo, but can you enlighten us further about yung journey na tinahak naman ng grupo ninyo bago kayo umabot as third placer sa Asia Pacific Regional Qualifiers? Meron po kami yung before po yung competition, like meron po yung friendly game match, parang yung meron po kasing software po na ginamit for competition to prevent any cheating and to successfully run po yung competition online. So maling during friendly match po, parang doon po namin na try paano gamitin yung software at paano pa paano pa kami gagawa ng mga strategy po. At thankfully rin po, parang nakuha po namin yung parang rhythm kung paano po gagamitin yung software mismo. Then, yun nga po, during competition, medyo kinakabahan po talaga kami para always, kasi nga po, yung mga kalaro po namin, mga bigating pong yung mga university. So parang, yun nga, parang sa isip namin, baka matalo kami or baka may mangyari na parang mawala ng kuryente or ng internet. So parang pag yun po mangyari, parang medyo makaka-apekto po yung sa performance mo namin as a team po. Of course, congratulations sa inyo dahil out of the 32 participating teams, you finished third place in the competition. So what's next for you guys? Ang next po namin is yung World Championship po, which is September 4th and 5th po this year. Yun nga po, medyo kung mas bigatin po yung mga kalaban namin dati, mas ngayon po talaga kasi yun po yung mga nakapasok po talaga mga top 5 po, like every region po sa buong mundo. So yun, mga kalaban, mga hindi lang po Asian countries, kundi mga European countries po, American countries, and African countries. So yun nga po, medyo na-pressure po kami at na-challenge po sa pag-review kasi sobrang dami po talaga na i-review. Then medyo problematic pa kami sa inga po sa oras sa pag-review kasi sobrang dami, parang hindi pa lang ma-manage po talaga lahat. Pero inga po, ang sabi lang po namin at ang coach po namin, huwag lang po talagang tumigil kasi last na po talaga ito. Parang ibigay na po namin lahat para dito po. So, lagi po kami nire-remind ng coach namin na parang huwag kami mag-focus sa kung sino yung kalaban. Parang mag-focus kami dun sa game. And yun po, parang yung kinakabahan po kasi namin na makakalaban talaga this World Championship is yung 4 years in a row na po sila nag-champion sa World Championship yung University of Oklahoma. Kaya po parang mas naging motivation namin yun para mas mag-strive, mag-review pa. Kasi gusto po namin sila makatapat sa Grand Finals. Gusto po namin makapasok. Yes, syempre kayang-kaya niyo yan. Pero ano ba yung nagiging inspiration pa ng team ninyo para magtagumpay pa? Siguro po, parang biggest achievement ko po ito so far na na-achieve ko po sa life ko. So for me, parang madadala ko po talaga po ito na inga po na nakapunta kami ng World Championship. Parang great experience po siya na masabi as a petroleum student po. Parang open door po kasi siya to have connection sa labas. Tsaka ano po eh, parang nakaka-motivate po yung parang
nakaka-overwhelm yung support na binibigay ng university ng Philippines sa ng Palawan tsaka ng buong Philippines para sa amin. Kaya parang nasa thinking po namin na we won't let the Philippines down, ganun. So parang kailangan galingan po talaga namin. Nagkantayong salamat, Prince and Gwen, for your time this morning. And of course, we will all be praying with you. And good luck sa inyo and your team as you compete for the Petrobol World Championship 2021.